Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Makalipas ang isang buwan, I'm pregnant. Tila may bumikig sa lalamunan ni Sofia nang ulitin na sinabi ang resulta ng doktor sa test na ginawa nito sa kanya. Yes, iha, you are 4 weeks pregnant. Congratulations! Masaya pang pagbati ng doktor. Pakiramdam ni Sofia ay namutla siya sa narinig. Natulala rin siya. Hindi ito pwede mangyari. It's okay. First time mom ka ba? Normal na nangyayari yan sa mga unang beses na mapuntis. Matagal mo na bang hinihintay ito? Hindi ka makapaniwala? Tumingin ang doktor sa record niya. Oh, you are already in your 30s. Tumango si Sofia kahit na ba hindi iyon ang pinakadahilan kung bakit talaga natatakot siya sa nalaman. Okay lang yun. Kabilang ka pa rin naman sa early 30s at ang mga bagong ina sa early 30s ay maraming lakas alagaan ang anak nila. Walang maaari pang para problema, basta alagaan mong sarili mo. Less stress dapat ha. Yung mga nararamdaman mo naman ngayon ng pagsusuka, pagkahilo, normal lang iyan sa mga unang buwan. Mawawala rin iyon. Pero kung gusto mong uminom ng gamot, it's okay. May mga available naman tayong gamot na safe. Ililista ko rito pati na rin ang mga vitamins na kailangan mong itake. Hinayaan ni Sofia na magsalita ang doktor. Naririnig niya pero pakiramdam niya ay tumatagos din lang sa kabilang tenga mga ito. Hindi niya kayang i-digest agad ang sitwasyon. Inaasahan na niyang maari mangyari iyon. Hindi sila gumamit pareho ni Isto ng proteksyon. Pero ayaw niyang pakaisipin ang posibilidad dahil alam na makakasama lang iyon sa sitwasyon. Wala silang relasyon ng prinsipe. Pero kahit ganoon ay hindi niya masasabing aksidente ang nangyari. Ginusto niya iyon. Siya pa nga ang nagpumilit, kaya kailangan niyang harapin ang mga konsekwensas ngayon. Lumabas si Sofia sa clinic na gulong-gulo pa rin ang isip. Doon ay sinalubong siya ng kaibigang si Vivas. Ito ang naging malapit na kaibigan niyang Filipina noong nag-aaral pa siya sa London. Si Vivas ang kasama niya na magpunta sa clinic. O ano? Positive? Tanong agad nito. Ang kaibigan niya ang nag-udyok na mapatingin siya nang maramdaman ng ilang sintomas kagaya ng pagkahilo at pagsusuka ng walang dahilan ilang araw nang nakakaraan. Ha! I knew it! Napaka-insensitive ng reaksyon ni Vivas sa pinagdadaanan ngayon ni Sofia. Ngunit iyon ang normal na ugali ng kaibigan. May pagkataklesa kasi ito. Minsan nga, inaiisip niya kung paano sila naging magkaibigan. Samantalang marami nagsasabi na siya ang kabaliktaran nito. May pagkamainhin kasi siya. Anong plano mo ngayon? Bear with it, wika ni Sofia sa kabumuntong hininga. Alam ko na iyon ang gagawin mo, Gaga. Akala mo ba, papayagan kita na ipalaglag yan? I may be a lot of things, pero hindi ako masamang tao at hahawaan ko ang mga kaibigan ko ng ugali kong iyon. Ang ibig kong sabihin, kung sasabihin mo ba sa ama niyan ang naging bunga, hindi sikreto kay Vivas ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Easton. Hindi niya na kaya magtago sa kaibigan nang tanungin nito ang dahilan kung bakit sa wakas nakumbinsi siya nitong pumunta ng Pilipinas para magtrabaho para dito. Nagmamay-ari si Vivas ng fashion boutique, wedding dress at accessory shop sa Pilipinas. Kadalasan ay matataas sa tao ang sineserbisyuhan ng kaibigan, lalo na sa wedding dress shop. Hindi rin basta-basta ang fashion designer ang inuupahan ni Vivas sa mga business na iyon. Dahil kilala ng kaibigan, alam ni Sofia na magiging isa siyang malaking tulong para maging lalo pang matagumpay ang negosyo nito. Pero dahil mas gustong pagsilbihan sana ang lugar, ay hindi siya pumayag. Pero exception ang pagpapayag ni Sofia ngayon. Kailangan niyang lumayo sa Mahorka, sa mga alaala, lalo kung saan siya lumaki na sa masasabing masasamang alaala niya sa isla. Maari kasi magdulot ang eskandalo ang nangyari at gusto niyang iwasan iyon. Umalis siya noon sa palasyo nang maramdamang nakatulog si Easton matapos ang nangyari dahil hindi niya kayang salubungin ang mangyayari pagkatapos niyon.
Pero malaking kamalian ang kanyang ginawa. Dahil hindi pa nga siya sigurado ng mga oras na iyon kung tutuparin ng prinsipe ang kasunduan nila na kapag ibinigay niya ang sarili ay kakanselahin na nito ang kasal at ng kapatid. Pero dahil kinain ng pagkapahiya sa kapangahasan na ginawa ay umalis siya ng palasyo. Eksakto namang pagka-uwi niya pagkatapos na mangyari sa pagitan nila ni Easton ay tinawagan siya ni Vivas. Masinsinan siyang kinausap dahil kulang na kulang daw ang tao sa negosyo nito ngayon. Gusto siyang papuntahin ng kaibigan sa bansang Sinilangan para tumulong. Dahil ang kailangan nito ay hindi lang basta-basta na fashion designer. Dahil graduate siya sa isang world-class fashion design school sa Paris, ay umaasa ito sa kanya. Isama pa na designer din siya sa isang malaking dressing shop sa Majorca. Naniniwala ito sa kanya. Nagdalawang isip si Sofia sa pagpayag sa alok ni Vivas dahil kailangan pa rin niya ng assurance sa pagtupad ni Easton sa hiniling niya rito. Hindi dapat siya basta-basta na lang umalis pagkatapos ng lahat. Pero dahil sumabog ang balita na nagising daw ang hari, ay naisip niyang maari hindi na nga matuloy talaga lalo ang kasal. Ipinilit lang naman ni Easton na humanap ng babaeng papakasalan para doon. At tama ang naghihinala niya. Tinupad ni Easton ang pangako. Inanunsyo na rin ang buong Majorca ang pagkansela ng kasal. Tila nasayang din ang effort niya dahil maaaring mas malaking epekto ang pagising ng hari. But after all, wala na rin naman siya magagawa. Nangyari na ang nangyari. Hindi iyon ang unang beses na nakapunta si Sofia sa Pilipinas. Minsan na siyang isinama ni Viva sa bansa para magbakasyon. Maganda ang Pilipinas at nagkakaroon siya ng masasayang oras na bumisita noon. Gusto niya ang pakikisama ng mga tao at sa pagbalik sa bansa para magtrabaho ay masasabi rin ni Sofia na halos wala siya naging problema. Maliban sa nalaman niya ngayon, hindi pa ako nakakapag-desisyon, Viva, sa bagay na iyan. Gulong-gulo pa ang isip ko ngayon. Sumagi sa utak ko na maaaring mangyari ito, pero tuluyan na siyang bumigay. Napaiyak siya. Huminga ng malalim si Vivas. It's going to be okay. Nandito naman ako para sa'yo. Tutulungan kita. Tumango si Sofia. Gusto niyang umasa sa sinabi ng kaibigan. Lalo na at may karanasan na rin naman ito sa pagiging ina. May anak na rin si Vivas, isang 4 na taong gulang na babae, pero walang asawa. Isa itong dalagang ina, at alam niyang hindi magandang karanasan niyon. Dahil kaibigan niya si Vivas, ay alam ni Sofia ang pinagdaanan nito. Hindi tanggap ng pamilya na kaibigan ang nangyari at walang kahit ano itong nakuhang tulong mula sa ama ng anak. Solo hinarap ni Vivas ang mga problema sa pagbubuntes at pati na rin ang pagpapalaki ng bata na ngayon ay ang pinakamahirap na pinagdaraanan nito. Lalo na sa ikinukwento nito nagsisimula na raw magtanong ang anak kung bakit wala ang ama. Madaming takot si Sofia sa lahat ng bagay, lalo na at hindi lang basta tao ang ama ng anak. Isama pa na pinapahalagahan ng husto ang pamilya sa Majorca. Kung sakaling malaman ni Easton ang tungkol sa kalagayan, malaki ang hinala niya na pananagutan nito ang bata at pati na rin siya. Ngunit, gugustuhin ba niya mangyari iyon, gayong alam niya na walang pagmamahal si Easton sa kanya? Ni hindi nga siya hinanap ng binata pagkatapos na nangyari. Ibig sabihin lang niyon ay wala itong pakailam sa kanya. O baka talagang abala lang talaga siya. Maisang maliit na bahagi ng isip ni Sofia ang nagsasabi. Nagdiwang ang palasyo ng magising na si King Renato, pero ramdam niyang mahirap pa rin ang sitwasyon. Dahil galing sa isang masayalang kondisyon, ibig sabihin lang niyon ay maaaring mahirap na makarecover agad ang hari. At bukod sa pagtingin ng lagay ng hari, ay ang pamamalakad pa ng isla ang maaaring maging concern ni Easton sa Majorca. Pero tama ba na umasa si Sofia na talagang hindi intensyon ni Easton na hindi siya hanapin? Samantalang kilala ang binata bilang lalaking palagi lang nakikipag one night stand. Iyon lang naman talaga ang gusto nito, diba? Na siguro na rin naman niyang tumupad ito sa usapan nila. Hindi na niya dapat na iniisip ang binata. Pero sa pagdating ng balid ng pagbubuntis, alam ni Sofia na mas madalas pa kaysa sa dati na papasok sa isip niya si Easton. Gulong-gulo siya, nakakaramdam siya ng kasiyahan na maisang buhay na sumisibol mula sa kanya. Ngunit mas kinakain siya ng takot, na mga what ifs, ano ba ang dapat niyang gawin? Tama ba na ipaalam niya ang kalagayan kay Easton? Pero paano kung ipilit nito ang sarili sa kanya? Sa kabila ng nararamdaman ng binata, hindi pa rin kaya ni Sofia na mabuhay kasama ang isang lalaki na walang pagmamahal.
Tatlong araw pagkatapos na nalamang balita ni Sofia ay hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung tama bang sabihin iyon kay Easton. Gusto niya munang ayusin ang sitwasyon ang i-digest ng maayos ang balita. Isama pa na hindi niya alam kung ano ang lagay ni Easton kahit na ba madalas na tinitingnan ang website ng Mahorka para malaman ang mga bagong pangyayari, lalo na sa royal family. Madalas kasing tungkol lang sa mabilis sa recovery ni King Renato at ang muli nitong pamumuno ang mga nasa balita. At ang kanya namang kapatid at si Chris, hindi niya palubos na maintindihan ang sitwasyon ng mga ito. Pero nang tawagan niya si Chris nitong nakaraan, ay naramdaman na maayos na ang kaibigan sa kabila ng kalamigan na narinig sa boses. Sinabi lang nitong bumalik na uli sa Paris para asikasuhin ang business. Sa paggaling ng hari, ay halos wala ng problema ang lahat sa isla, maliban sa kanya. Ngunit, pinilit ni Sofia na huwag pakaisipin ang problema. Pinayuhan siya ni Vivas na huwag mag-isip masyado dahil baka makaapekto iyon sa kondisyon niya. Kaya para ialis ang isipan ng problema, minabuti na lamang niya na igugol ang panahon sa trabaho. Hindi naman ganoon kasailan ang pagbubuntis na Sofia. Nagsusuka at nahihilo rin siya paminsan-minsan, pero madalas ay tuwing umaga lang iyon. Bago siya umalis ng bahay para sa trabaho, ay maayos na rin ang pakiramdam niya. Nagagawa niya na maayos ang trabaho at maganda rin ang feedback ng mga customers sa mga design niya. Hindi lang basta-basta ang mga nagiging customer niya. Kaya lalo siya nagiging proud sa sarili dahil nagugustuhan ng mga ito ang designs niya. Sofia, hindi ba patapos ka na sa gown ni Miss Abraham? Pwede ka na bang tumanggap uli ngayon ng isa pang bigating customer? Wika ni Cyril. Ang manager ng House of Couture, ang wedding dress and accessory shop na pagmamayari ni Vivas. Kapag wala si Vivas sa shop kagaya ng araw na iyon, ay ang babae ang umaasikaso sa kailangan ng mga customer. Yes, finishing touches na lang. Sure thing, nandyan ba sa labas ang customer? Tumango si Cyril. Gusto ni Ma'am na siya ang magbigay ng ideya ng wedding gown niya, kaya gusto sana niya na makausap ng personal ang fashion designer. Pinagbigyan ni Sofia si Cyril. Nilabas niya ang sinasabi nitong customer. Ang babaeng kliyente ay napakaganda at mukhang mabait. Sa unang tingin pa lang ay nararamdaman na Sofia na wala siya magiging problema sa demands nito. Hindi naman siya magkamali. Mabait na kausap ang customer na nalaman niyang Katniss ang pangalan. Hinayaan pa ng babae na mag-first name basis sila. Isama pa na gusto rin niya ang mga ibinigay na ideas nito. Mabilis niya itong na-picture out. Sigurado ako na lalong titingkad ang ganda mo sa damit na iyan. Isama pa na napakaganda mo. Puri niya. Bahagyang namula si Katniss. Salamat. Gusto ko din kasi na matuwa si Alaric. Deserve na mapapangasawa ko ang magandang bride. Napakunot ang noo ni Sofia nang marinig ang pangalan na magiging asawa ni Katniss. Kanina pa rin niya napapansin na parang pamilyar ang babae sa kanya. At nang sabihin nito ang pangalan ng groom, ay tila nagkaroon na siya ng ideya kung bakit pamilyar si Katniss. Ah, ano nga uli ang pangalan ng groom mo? Alaric? Alaric Garnier? Pamilyar ba sa'yo? Nakangiting wika ni Katniss. Sayang nga lang at hindi siya nakasama. Mayroon kasi siyang importanteng meeting na hindi pwedeng basta-basta na lang i-cancel. But it's okay. I understand. Isa pa, hindi naman talaga niya ako pinabayaan. Mamaya, susundin ako ng isa sa mga kaibigan ni Alaric at hindi na naituloy ni Katniss ang sasabihin nang mapansin may nagbago sa ekspresyon ng mukha ni Sofia. Sofia, namumutla ka. Mayroon bang itinaas si Sofia ang kamay para patigilin si Katniss? Pakiramdam niya ay sumama ang pakiramdam sa pagkakarinig pa lamang na isang tao na alam niya na may malaking kinalaman kay Easton. Dahil matagal nang may gusto sa binata, madalas ay binibili niya ang mga magazine kung saan na-feature ito. At minsan nang na-feature si Easton kasama ang ilang matatalik na kaibigan at kasama roon si Alaric. Alam din niya na may group of companies ang mga ito at isa sa mga hands-on na namamahala ay si Alaric. Kasama si Alaric at iba pang kaibigan ni Easton sa mga tinaguruang world-class billionaires. Excuse me, Katniss. Biglang sumama ang pakiramdam ko.
wika niya at lumabas ng shop. Pakiramdam ni Sofia ay kailangan niya ng fresh air. Huminga siya ng malalim at pinilit na ayusin ang sarili. Isa rin siguro iyon sa mga epekto ng pagbubuntis niya. Sa pag-aayos sa sarili ay may Rolls Royce na pumarada sa harap niya. Pakiramdam yata niya ay lalo pang sumama ang pakiramdam sa kabila ng karamihan ng mga tao sa labas na namangha sa nakita magarang sasakyan. Pamilyar din kasi iyon sa kanya. Ngunit ayaw niyang isipin kung sino. Hindi naman talaga niya ako pinabayaan. Mamaya, susunduin ako ng isa sa mga kaibigan ni Alaric. Could it be? Nanlabo ang paningin ni Sofia nang lumabas ang isang tao sa Rolls Royce. And the next thing she knew, everything went pitch black. Oh no! Nahimatay ang buntis, mga kafelisidad. Pagkakita sa taong bumaba sa sasakyan, sino kaya ang taong ito? At ganoon na lamang ang nangyari kay Sofia. Paano kapag nalaman ni Prince Easton na dinadala ni Sofia ang kanyang magiging anak? Abangan!